ang pamamaraan ng Diyos. In English, the way of the Lord. Pamaagi sa Ginoo sa Bisaya, di ba? Iyon yung sinasabi natin. Pero ang ibig po, ang totoo, ang gusto po natin tumbukin sa atin pong team ay yung pong tayo, paano tayo tinawag ng Diyos? Ano ba ang pamamaraan ng Diyos sa pagtawag niya sa bawat sa atin? Meron pong mga key elements ang part ng ating Panginoon. Number one, we need to acknowledge our sins. Kailangan, Sister Ems, tanggapin natin na makasalanan tayo. Oh, yun naman natutunan natin sa when we join the renewal, di ba? Acknowledgement of our sin. Ang problema kasi, Sister Ems, may mga taong ayaw mamin eh. Denial, sabi nga, denial. No? Second, yung nature ng calling ng Panginoon. Paano ba yung pamamaraan ng Diyos? Paano tayo tinawag? Di ba? Pag tinawag tayo na tayo makasalanan, na tayo pong marumi, eh, siyempre, dadaan tayo sa proseso. At saka meron pa, Brother Vika, no? Yung parang, wari, nagkasakit. Ako, nagkasakit ako sa Canada before, di ba? Yeah. Para bang, may purpose si Lord eh. Bakit niya ako doon pinaranas ng sakit? Sa ano reflection mo, no? Eh, parang magnilay-nilay and malalaman ko kung hanggang saan yung kakayanan ko. Nalaman ko. Diba? So, nung una, parang, Lord, bakit naman? Bakit dito pa? Diba? Parang ganun kini-question pa si Lord. Pero, dahil sa pagdarasal, sa mga prayers na in-intention ninyo sa akin, na nalaman ko na may purpose ang Panginoon. So, it's also a part of blessing. Amen. Oh, yes. Yes. Diba? It's a blessing. Misa kasi pagka po karamdaman sa ating parang cursing. Oh, eh. Okay. Kaya ka nagkasakit kasi hindi ka nangungumpisal. Hindi po ganun. Ang Diyos po ay punong-puno ng pagmamahal. Amen. Pero ang sagot po doon sa pagtinawag tayo ng ating Panginoon, ang kasunod po doon, repentance. Amen. Come and repent. Ang repentance sa mo po kasi, yung pagbabalik loob. Parang yung sa prodigal son. Diba? Ang nagwaldas siya, nagpariwara siya, grabe. Pero nakaisip yung prodigal son na babalik ako sa aking ama. Nung nakaranas na siya ng kahirapan. So ibig sabihin, kailangan mga aranas tayo? Yung minsan kasi sasabihin nila, bakit Lord, bakit ako? Parang ganon, diba? Parang nag-question si Lord. Pero yun nga, natutunan natin, ano, hindi mo dapat i-question si Lord. But instead, you ask for guidance. Bakit nga ba? Tapos malalaman mo kung ano yung purpose ng Panginoon. Sa repentance, Sister Ems, malaki ang role ng faith. Faith, amen. Of course, amen. That is number four. Pananampalataya. And that faith is unmerited favor of graces sa ating Panginoon. Di ba? Unahin natin yung una. Acknowledgments of sins. Mm-hmm. Anong sabi sa Romans 3 verse 23, Sister Ems? In Romans 3 verse 23 says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin, tinutukoy ng ating Panginoon, reminder yun sa atin eh. I will call it a very humbly reminder of God for each and every one of us, individually. Amen. That we need redemption. Amen. Kailangan natin ng kaligtasan. At nare-recognize mo, ina-acknowledge mo yung kasalanan mo. Eh, mahirap kasi. Paano ka i-redeem ng Panginoon kung hindi mo aaminin yung kasalanan mo? Amen. Mahirap yun. Kaya nga, ang transformation po kasi, doon na ano yung pag-amin natin eh. Doon lang po makakagalaw ang ating Panginoon. Pagka po tayo po ay inangkin natin na makasalanan tayo. Amen. And there, makikita natin, marirecognize mo ngayon yung nature ng calling ng ating Panginoon. Or the purpose of God. Yeah. So, bakit niya inalaw? And that is the way of the Lord. Amen. No? It really reaches us as sinners. Can you imagine, brothers and sisters? Di ba, misa sa atin, ano sabi ng marami? Eh, wala na akong karapatan kasi makasalanan ako. Amen. Di ba? Hindi na ako iintindihin ng Diyos. Hindi ako papansinin ng Diyos kasi makasalanan ako eh. Pero ano sabi sa Matthew 9, verse 13, Sister Anne? In Matthew 9, verse 13, the Lord says, for I have not come to call the righteous, but sinners. This statement reveals the heart of God, Brother Vic, extending an invitation to those who may feel unworthy or burdened by their mistakes. Kasi kala nila, parang nagsiself-pity na sila, it's because of their sin, di ba? Ba,
paano ko na, paano ko na-overcome yun? Paano mo na-overcome yung stress? Kasi dumanas din tayo dun eh. Amen. Na akala natin wala na tayong karapatan kasi makasalanan tayo, kasi marumi tayo, na hindi na tayo patatawarin. Ito yun, siguro. Si Peter, si Pedro. Di po ba si Pedro dininay ang Panginoon for so many times? Eh, kasalanan din po yun eh. Yung itatwa mo ang Panginoon eh. Pero meron siyang repentance. Ngayon, si Judas, sabi nga, biro ko lagi eh. Si Judas po, yung uncle mo. Ay, no, sorry, Dore. Yung uncle po natin, si Judas. Eh, si Judas po nagsisi din eh. Amen. Amen. Pero itinilim niya sa isip niya na hindi na siya patatawarin ng Diyos. Kaya anong ginawa niya? Nagpiktis siya. So, ang pangit lang po, di ba, sa scripture, malalaman natin, pagka mababasa natin, pag binasa po yung pangalang Judas, the one who betrayed Jesus. It's a marking. It's para a marking. Kadugto. Kaya nga, doon po makikita natin kay Peter at saka kay Judas, mamili ka. Anong gusto mo? Pagka Judas o pagka Pedro? Amen. It is up to us, brothers and sisters. Mm-hmm. In Acts 3, verse 19. In Acts chapter 3, verse 19 says, exhorts, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Okay, tingnan mo na yan there. Yung Acts 19 na yun. Yung Acts 19 na yun, makikita po natin. Ha? Sabi po, ang paanyaya, i-repent, magbalik loob sa ating Panginoon. Mm-hmm. And then, yung sins natin, pag nagbalik lahat sa Panginoon, iwa-wipe out po yun eh. Amen. And then yung glory ng ating Panginoon ngayon ay mapapasa atin. Makakamtan. Can you imagine that? Anong effort po doon? Repentance lang. Pagbabalik loob. Repentance. Yung ang ginawa ba natin, yung katulad ng mahal na araw, pagpalo-paluin mo ang likod mo hanggang sa magkadugo-dugo? Yun kasi yung old concept natin, Brother Vic, ano? Until such time na-realize natin, renewal pala ang kailangan. Na ikaw at ako magpapako din sa cross? No. Oh no! Ang ating Panginoon lang po ang may karapatan sa krus. At yung krus po na yan, yan po ang alay sa atin ng ating Panginoon. Yes. Pero anong gagawin natin? We need to have faith. Mm-hmm. That is the big role mm-hmm. of faith. Amen. The way of the Lord requires faith as sinners respond to the divine calling. Imagine, when you say divine calling, Sister Ange, ang Diyos yun eh. Oh, like in Ephesians chapter 2, verse 8, it says, for it is by grace you have been saved through faith, and it is not from yourselves. It is the gift of God. Okay. I-hold on natin doon sa portion na yan. Ang faith po, hindi ikaw nagtrabaho. Amen. It's a gift. Mm-hmm. It's a gift. And what is the key to that gift of faith? Repentance. Pagbabalik loob. Amen. Pag nagbalik loob tayo, iwa-wipe out ng ating Panginoon. Eh, teka muna, bilang Katoliko, paano ba tayo nagbabalik loob? Kumpisa lang. Yes. Di ba? Bless tayo mga Katoliko, kasi meron tayong Sacrament of Reconciliation. Yes. Pero yung ibang sekta sabi nila, nang umpisa ako, direct. Direkta na, hindi ganun. Pero nakaka-receive ka ba ng blessing na represented by our priest, di ba? Walang absolution yun eh. Walang absolution. You remember, faith is unmerited favor of the graces from God. Amen. Grace is a cornerstone of the way of the Lord. Mm-hmm. In Ephesians 2 verse 5 says, it is by grace you have been saved. Oh, totoo. Sa grasya lang po ng ating Panginoon, doon lang po tayo maliligtas. Amen. Dahil sa ating Panginoon. Pwede naman sabihin ng Panginoon, hindi kita ililigtas. Kahit ikaw ganito ka, ganitong gawin mo, hindi kita ililigtas. Pero hindi kasi ang nature ng ating Panginoon, pag-ibig. Pagmamahal. Oh, ang sarap. Pagmamahal. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, inalay niya ang kanyang buong buhay. Amen. In Titus 2 verse 11, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Amen. Ino-offer sa atin ang ating Panginoon yun Amen. Eh. Sa totoo lang. Amen. Di ba? Amen. Kaya kung suma total, my dear brothers and sisters, the way of the Lord for sinners whom He called is a journey of redemption and grace. Mm-hmm. It is commenced with the acknowledgement of sin. Pag in-acknowledge mo ang kasalanan mo. Embrace no the calling of God and have repentance and have faith. No? Eh, meron tayong grasya na hindi mo pinaghirapan. Amen. Grasya na libre galing sa ating Panginoon. Amen. A sinner's response to divine calling. Mm-hmm. No? It's a transformative faith. Yung daan yun eh.
Habang lumalakad tayo, nagbabago tayo. Yun yan, lagi kong dasal. Lord, turuan mo po akong maging mabait. The one who calls you is faithful. And He will do it, my dear brothers and sisters. The way of the Lord stand as an invitation for each and every one of us. Amen. To reconcile with God. Amen. And you will be a testament of the love of God, our Creator, sa bawat isa pong makakakita sa atin. Kapitbahay mo, magulang mo, kapatid mo, pamilya mo, makikita mo po kapatid, magtataka sila. Nagbago ka because sa grasya ng Panginoon, sa pamamaraan ng ating Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, Panginoon, turuan mo po kami, samahan mo po kami, bigay mo po sa amin ang tunay na daan, kasi po sa iyo po nanggagaling ang grasya ng lahat ng aming pananampalataya. Amen. Samahan mo po kami lagi sa aming laban sa buhay. Yes. All these things, Father, we ask and we pray in Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit, with the intercession of Mother Mary. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.